katapat ng ABS-CBN Seri na Darna magwawakas na. May pagbabago ang kaganapan, tingnan ang mga detalye. Tila nagkakaroon ng matinding pagbabago sa isang show na katapat ng Katamilya teleserye na inaabangan ng madlang people gabi-gabi. Ngayong darating na Biyernes, September 30, ang finale episode ng Lolong at inaasahang mas matindi ito at maaaring magka-ideya tayo kung sino ang posibleng kasali pa rin sa season 2 nito. Kasabay nito ay kinumpirman na ang mga bumubuo ng GMA7 adventure drama series na Lolong na magkakaroon nga ito ng season 2. Sa media ko ng finale ng Lolong nitong Lunes ay nagsalita ang bida ng serye na si Ruru Madrid at sinabi na hindi umano niya akalaing ganito kasuksesful o katagumpay ang pinaghirapan nilang serye. Sa dami umano ng pinagdaanan nila noong tinetaping nila ito, naisip na raw niyang hindi para sa kanya itong Lolong. Sa pahayag ni Ruru Madrid ay sinabi, "Nung sinushoot namin yung Lolong last year, I felt that was my worst year when it comes sa parang that was my lowest in my life. Parang na-doubt ko yung sarili ko, pakiramdam ko hindi ako deserving for this project or baka may hindi matutuloy dahil sa mga aberyang nangyari, pakiramdam ko parang minamalas ako. Na-realize ko na may mga bagay na hindi mo dapat minamadali. Once na makuha mo siya, hindi mo siya dapat i-take for granted. Hindi mo hahayaang basta-bastang mawawala sa iyo. Mamahalin mo kung anong meron ka. We're very thankful sa lahat ng sumusuporta sa Lolong. Nakakatuwa sa buong pamilya ang sumusuporta sa Lolong. Hindi po namin in-expect na mamahalin ng ganito ang aming proyekto. Siyempre for us, gustong-gusto kong makapagbigay kami ng bagong programa. When it comes po sa season 2, sa ngayon ay masasabi po namin ay naghahanda na po ang Lolong para po dyan. Abangan nyo iyan." Ayon naman sa pahayag ng executive producer ng Lolong, hindi ito ganun kadali dahil kailangan ng mabusisi ang graphics at effects. Kaya hindi umano sila makapag-extend dahil sa effects at graphics na hanggang ngayon ay tinatapos pa nila ang season 1. Sa kanyang pahayag ay sinabi, "Totoo namang naghahanda ang creative team ng Lolong para sa season 2. Wala pa silang kalam-alam na sa tatakbuhan ng kwento. Hindi pa namin binabagsak po sa kanila. With the overwhelming support po na na-experience namin sa season 1, gusto rin na siyang paghandaan dahil mabibigat po ang graphics kung mapapasin nyo sa Lolong kung mapapasin nyo po. Sobrang ang laki ng requirements ng graphics, so mahirap ma-extend. Hanggang dyan lang talaga siya at maghahanda po tayo bago laban sa season 2. Samantala naman, ay patuloy ang pamamayagpag sa online at pagiging trending ng kapamilya serye na Darna na bida si Jane De Leon. Sa latest na episode nito ay nag-number 1 sa Twitter ang hashtag na hashtag Darna Shoot to Kill na kung saan ay matinding eksena ang napanood ng mga netizen. Sa nasabing eksena ay mapapanood na iniligtas ni Darna ang isang bata sa gitna ng palitan ng putok habang masama naman ang tingin ni Rina kay Darna. Kapanapanabik ng mga eksena na siguradong aabangan ng mga manonood sa serye. Sa Twitter account ng JRB Creative Production ay proud na ibinandera na number 1 ng Darna sa nasabing episode na siya namang ikinatuwa ng mga manonood at avid fans ng Darna the TV series. Sa caption nito ay sinabi, "Number 1, maraming salamat mga kapamilya, kapatid at ka-A2C. Hashtag Darna Shoot to Kill, hashtag Darna." Ano ang iyong komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Joanne, kay Alina Catalia at kay Edwin Lucero. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.